Tanghali na at naghahanda ng pagkain si Clarissa para sa kanyang mga kapatid. Bumili lamang siya ng tuyo at isinalang ang kawali. Lalagyan niya daw ito ng tubig at pakukuluan. Hindi na daw nila ito ipiprito at sasabawan na lamang. Mayroon pa siyang tatlong magkakapatid na maliliit na kanyang inaalagaan. At sa mga nadiskubre kong kwento, ito ang aming nalaman. Ang kanilang ina pala ay namatay noong 2019 dahil sa panganganak. At ang isinilang nilang kapatid ay kanilang ibinigay sa kanilang kamag-anak. Simula noon, si Clarissa na pala ang tumayong ina sa kanyang mga kapatid. At ang tahanan nilang ito, nasira-sira na hindi man lang maipagawa ang kanilang pinagtsatsagaan. Ang kanilang ama kasi ay nagtatrabaho bilang isang kafku. At araw-araw itong naka-duty. Kaya sila ang naiiwan dito sa bahay. At si Clarissa ang gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng isang ina. Pero bakit nga kaya gano'n na lamang ang naging desisyon ng kanyang mga magulang na siya ay pag-asawahin na? Matapos maluto ang kanilang ulam, inihanda na ni Clarissa ang kanilang pananghalian para sa kanyang tatlong kapatid na maliliit pa. Mabuti nga raw at nabigyan ko sila ng tulong nung nakaraan at meron silang ipinambili ng bigas. Sabi ng mga kapitbahay nila, talagang hirap ang magkakapatid. Minsan nga daw ay hindi na ito mga ito kumakain. Lalo na kung wala silang kamote. Mahirap kasi na wala silang mga magulang na nagbabantay at nag-aalaga para sa kanila. Mahirap mawala ng isang ina. Tulad na nangyari sa pamilya ni Clarissa. Dahil hindi na nila kaya na mapag-aral pa ulit sila sa murang edad. Maaga siyang makakapag-asawa. Pero paano nga kaya namin siya matutulungan? Maisip pa kaya namin ang batang ito? Maisip kaya natin siya sa kanyang maagang pag-aasawa? O tuloy niyang harapin ang mundo ng isang magiging batang ina?
Papilay-pilay ang bunso nilang kapatid na lalaki. Nasugatan daw ito sa paglalaro at munti ka nang maputol ang kanyang isang daliri sa paa at wala man lang silang maayos na gamot para mailagay sa bata. Kaya dito sa kubo nilang maliit, nagpapahinga ang magkakapatid. Sa inyo mga kababayan, nandito po ulit kami kay La Clarice at hindi agad namin sila inestorbo kasi kumakain po sila kanina. Okay, kanina galing kami dito. Saan ka nang galing? Saan ka sa Gumitan? Galing kang Gumitan? Okay, bakit ka napunta ng Gumitan? Punta kami ng agad tumas akong papa. Okay, ang papa po kasi ni Clarice. Clarissa ay kapgo, so naka-duty ito. Yun ang trabaho ng kanyang tatay. Pero hindi po talaga siya yung kumbaga yung sundalo na ano. Kapgo lang yung sa mga purok-purok or ano lang, no? Okay. Nasa nang iyong asawa? Punta sa kanyang mama. Nasa kanyang mama? Okay. Bakit nasa kanyang mama? Ganito kasi mga kababayan na istorya nila. Para magkaroon lang po kayo ng idea. Kasi nung unang na-interview namin sila, hindi masyado namin nakilala itong bata. Itong mga maliliit na kapatid niya na ito, iisa lang kayo ng nanay. Parehas lang. Okay, iyan, ito, ito. Anong pangalan mo, Ben? Ha? Lisa. Lisa? Pila edad mo, Lisa? 11. 11? Ikaw? Makoy. Julian. Okay. Iisa lang mga magulang nila. Okay. Yung nanay po nila, napag-alaman namin, namatay pala yun. 2019. Namatay sa panganganak. At yung bata, na kapatid nilang maliit, nasaan? Bisaya din. Asa daw ang katong gipanganak nga bata nga katong panganak siyang mama? No, dito sa panganak. Sagot ta. Pinagaw. Ah, pinata. Okay. So, 2019 namatay ang parents ninyo. So, kumbaga, ikaw ang tumatay yung nanay ng mga kapatid mo. Ikaw ang nahimo nga inahan karon sa mga manghod. Okay. Kasi nung nakita namin, nakala yung palang, yung bahay na yun, ha? Mga kuya niya yun. Mga kuya niya sa unang asawa ng tatay niya. Itong bahay na sira-sira na ito, ito pala sa inyo. Okay, so ikaw ang tumatay yung nanay sa mga kapatid mo. Maliliit pa ito. Nagka-ato sila lahat. Nag-eskwela mo? Sa bagay, malapit lang po eskwela dito. Okay. Lisa, anong grade ka na, Lisa? Grade 5? Grade 5 daw. Grade 5, grade 4? Grade 5. Ah, grade 5 daw siya. Okay, ang ganda rin itong bata na ito. Pila edad mo? 11? Okay. Ikaw naman, anong grade ka na? Grade 2. Grade 4. Para kang si Ivan ha. No? Marag si Ivan, pati boses. Ang pangalan niya ay? Jolan. Jolan, oh, tinan nyo magkatunog, Ivan at saka Jolan. Shout out kay Tito Jojo and Lolo. Hello po, kamusta? Si Ivan, kamukha nga ni Ivan. No? Okay. Balik tayo dun sa, ano, no? Kasi ito nga pong si Clarissa ay nag-asawa. Ang tanong ko, Clarissa, alam kong hindi mo naman yung kagustuhan, di ba? Dili man daw ni mo gusto gyud ang nahitabo. Ha? Kagustuhan mo na ba talaga yun na mag-asawa? Ano? Bisaya, alika nga, nasan tong ating ano? Alika dahil. Para makapokus ito yung
Upo ka dito. Ay, dahil ang sapatos mo. Tay! At day! Sige. Kagustuhan mo na ba talaga na mag-asawa? Gusto na ni mo, gusto na din ni mo na kumuha ng kabugot niya mag-inyo. Talagang gusto mo na. Dapat nga rin mo ate nang tako mag-eskwela mo. Mag-eskwela mo po dito sa mabuhay mo. Wala naman po mo ang tako mag-eskwela po dito. Okay. Wala na daw mag-alaga sa kanyang mga kapatid niya. Ano ito? Kung mag-aral siya doon sa mabuhay. Ah, iniisip niya kasi kung mag-aaral daw talaga siya, yung mga kapatid niya, eh wala nang mag-aalaga. Kasi nga maliliit siya. Ba naisip talaga na mas maigi na nag-aaralga? Wala, wala ba naman na mag-aaralga? Wala na sa imong una-una nga mupadayon sa eskwela. Meron na. Meron na. Na meron pa daw sa isip na tumuloy sa pag-aaral. Okay. Ito kaya namin sinasabi, no? Maganda sana kung nandito dito yung pana. Okay? Kung halimbawa lang, ha? May chance ba na mapaghiwalay namin kayo? Kung, for example lang, kung tahay lang, naabay pag-asa nga makuhaan mo mabulag. Hindi alam. Hindi alam. Okay. Nasa takot ka ba kay Lolo? Nahadlo ka sa iyong Lolo? Nahadlo ka sa iyong Lolo, sa iyong Papa? Or baka mahal niya na rin. O baka mahal mo na? Mahal mo na siya? Ha? Mahal mo na ba yung lalaki? Inaikot mo baka sa lalaki. Uyab na ni mo. Ha? Hindi niya wala. Okay, Clarissa. Kaya namin to tinatanong sa'yo. Kasi nga, gusto namin na ma-isip ka kung may chance kami na katulad nung naikwento ko sa'yo kay Mylin na na-isip namin kung mabibigyan mo ng chance yung sarili mo na piliin yung edukasyon para mas magandang buhay sa kinabukasan, isisave ka namin. Pero kung pipiliin mo talaga yung maagang pag-aasawa, hindi na namin magagawa yung dapat na itutulong sa'yo. Katapatan na kita, ha? Nilalapit kita sa sponsor ko na tulungan ka. Bisaya. Maunayan ni Midray kay gusto na mo nga matabangan ka. Basig na pa ay paglaong na gusto ka ma-eskwela. Kung gusto kong yun mo, hindi ko na may sponsor na mo tabang sa inyo, ha? Kung gusto yun ka mo eskwela pa dahil. Gusto naman Ako na lang daw ang atiman sa akong mga manghod kung inignod ako na daw ko. Napadayon nung daw kong eskwela. Bilin daw ng kanyang mama na gusto na siya tapusin ang pag-aaral para siya yung mag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Gusto ng kanyang nanay na makapagtapos na magtuloy sa pag-aaral. Paano ngayon mo? Nag-asawa ka? Asawa mo na karoon na maglinya naman ka.
pwede ka naman nang magtuloy ng pag-aaral mo kahit na may asawa ka na. Kahit na nagninyo ka na, basta yung sa usapan ng asawa mo, mag-aaral ka. Pero, syempre, iba yung may sponsor talaga na tutulong sa'yo, na willing kang tulungan kahit na may asawa ka na. Pero, dun kasi sa ano namin, kailangan, focus sa pag-aaral, walang mang istorbo, o walang boyfriend, o walang asawa. Ngayon, dahil nag-asawa ka na, yung sponsor na sana'y tutulong sa'yo, medyo dumistansya siya dahil ayaw niya nang may iba kang pinagtutuunan. Kailangan pag-aaral lang. Pero, ang inaano ko sa'yo, kahit na mag-asawa ka na, ituloy mo pa din yung pag-aaral. Diba? Sabi mo kasi sa amin kanina, ayaw mo umalis dito kasi wala mag-aalaga sa mga bata. No? Din, ganun din yun. Pag nag-aaral ka, siyempre kailangan mo ituloy. Wala naman dito na ano eh. Na high school na ano. Aalis ka pa rin. Maiwanan mo rin sila. Diba? Naintindihan ko siya eh. Kasi magulo utak niya. Hindi niya alam kung saan siya lalagay. Yung isip niya na kapag nag-asawa siya, may tutulong sa kanya, mabubuhay sila. Pangalawa, yung isip niya na kapag nag-aral siya, paano yung mga bata, sino mag-aalaga, ay maliliit pa to. Pangatlo, posible na natatakot siya kasi yung lolo niya, yung tatay niya, nagsabi sa kanya na mag-asawa. Kaya naguguluhan itong si Clarissa. Pero kung nandito sana yung mga magulang mo, gusto namin makausap. No? Kaso wala, wala din yung asawa mo, ano? Wala ba rin yung bana? Yung bana? Nada ko siya, ma. Nasa kanyang mama? Nasa rin dito. Saan banda? Saan sityo? Yung saan sityo. Nara niya, doon? Nada dito siya. Pugos pa dito siya. Sa babaw? O dito lang? Tayo? Diya, doon ra. Sa may sementado? Dyan. Na, dito siya. Sa tawid. May bundok dyan. Nandiyan na. Ano pangalan? Si pangalan. Ha? Yung kabal. Hindi mo alam pangalan ng... Hindi mo alam? Pangalan na? Kitsa. Si pangalan. Si pangalan to si... Roberto? Ha? Ano pangalan niya? Pedro? Roberto? Pablo? Pablo? Juan? Elias? Joseph? Peter? Joseph? Hmm? Ba't nadamay ako dito? Video ko lang po yan. Hindi, di mo alam pangalan? Ano yung minig ano? Kasi pangalan? Kasi pangalan? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi ba niya? Pero natutulog siya dito? Nagatulog siya dito. Ha? Ha? Natulog na ba siya dito? Nagatulog siya dito. Kaoban ninyo? Wala. Wala. Hindi pa talaga siya natutulog dito. Lilinawin ko lang baka... Ano ba yung setup? Kung sa inyo ang sabot eh. Ibuya ka lang. Ibuya ka ba? Ikaw anong gaya ka nang dibuyar ka? Wala pa din mo na tipon? Wala pa pala. Sure ka wala pa? Pwede nating anuhin sa dato. Tanungin ka lang. Istorya lang sa ang... Yung totoohan. Ang sabot ninyo, istorya lang sa nga pagminyoon mo. Ano pala din? Ano pa lang, salita pa lang. Ah, salita pa lang. So pa lang. So pwede ka pang... tumanggi. Pwede pa ka nga atras. Atras. Pwede pa ka nga modili. Pwede pa lang dahil. May naibigay na ba sa inyo yung lalaki? Nalabay na hatag ang lalaki sa inyo ha? Unsa, meron daw. Ano ang yung hatag? Yung... Bigas? Yung bigas. Nagpamalay naman. Namanhid ka na daw. Ah.
Namanhi ka na. Oo, namalay na. Pero kung tatanungin kita, yung sa'yo mismo manggagaling na hindi mo papakinggan yung sasabihin ni lolo mo, yung desisyon nila. Yung ikaw mismo, ikaw lang ha. Yung ikaw, parang panatanong ka na mo, parang imuhag yung desisyon, imuhang gusto, ang imuhang gusto, ang imuhang itubag. Ha? Pag-aasawa ka ba? Papayag ka na mag-asawa ka na o hindi? Masagot ba daw ka nga mag-minyo na o dili pa? Hindi. Hindi na. Okay. Kaya mong panindigan na hindi? Kaya ni mong barugan na dili sa ka mag-minyo. Kaya. Paano tong lalaki kung gusto ka na? Kung saan man pag gusto na kay sa lalaki na gusto kay kanya sa lalaki. Sa kanya mo ang decision. Ako lang ay nga lang yung ginagawa niya. Sabihan mo yung kere sa lalaki na hindi pa sa gusto. Hindi pa basta. Tingin ko ha, hindi pa siya natulog dito. Walang nangyari sa inyo. Walang nangyari sa inyo? Wala na itabo sa inyo. Wala pa na itabo sa inyo. Wala pa. Promise? Swear to God? Wala pa? Okay. May chance pa to. So may chance pa kayo mga kumbayan na ano to? Bawiin. Pero kakarapin na naman natin yung ano, kusgado, parang yung tribal nila. Parang katulad nung kay Mylene yung gagawin natin. Aalamin lang natin kung ano yung proseso nila dito kay Dato. And yung both parents, kakausapin natin. Kasi isipin mo nga rin yung kapatid mo. Ha? Tayo yung mga kababayan, oh. Ito, nasugatan yung kapatid mo. Ano nangyari sa kanya? Naputol lang. Ano, naputol yung tiil, yung daliri. Bakit naputol? Lagi mo yung mga silagbalay niya. Nagdala-dala o glagaraw. Diba siya? Ano yun? Nagmuka sila ng bahay-bahay. Bahay-bahayan? Gamay na lang. Naita! Huwag ka mag-ano bunso ha? Oh, nay. Tambal niya rin. May tambal na. Nasa tambal. Tambal. Bayabas. Okay lang yun. Dapat bitatay. No? Kaya tayo bitatay doon sa sakyan? Meron? Sa ilalim? Oo, meron. Ah, nasa ilalim. Ano? Sige. Kunin mo dahil. Kunin mo dahil, pasuyo ako. Para magamot mo siya. Pati yung mga band-aid doon, nandun. Yung, di ba may, takawin mo yung paracetamol na doon sa may chocolate? Oo, okay. May band-aid doon. Ha? Oo, sige. Para lalagyan yun ng gamot, ha? Diin masakit. So, si ate na lang maglalagay, ha? Okay? Betadine, para mabilis gumaling, ha? Kawawa yung mga kapatid mo, oh. Sorry. Isipin mo rin sila. Ano, iniisip mo rin yung mga kapatid mo. So, baka isipin ng mga nanonood sa atin, ano tayo, kung baga tawag dyan. Baka ilamero. O isipin yung iba na bakit pinipilit pa, eh gusto na nga. Kasi gusto natin isave. Gusto natin siyang matulungan. O sa part ko, kaya kami bumalik kasi gusto nating tulungan. Kung si Mylene nga nagawa natin ng paraan, ito kaya, pwede rin natin gawa ng paraan na ma-save natin si Clarice na hindi siya matuloy sa pag-aasawa. Total, wala naman palang ano eh. Wala naman palang nangyari or what. Wala pang ano. Yung katotohanan lang yung gusto naming malaman. So Clarice ha, walang nangyari. Okay, sige. Mahal mo si ate? Ha? Ayaw pa mo si ate? Ayaw mo pa rin siya mag-asawa? Masaya dahil. Ay, masaya.
Kailangan ko ng translator. Halika, ako naman. Pasensya na po kayo. Ayaw mo pang mag-asawa si ate. Hindi pa ka gusto nga mag-asawa si ate. Hindi pa. Ikaw ayaw din. Ikaw di po. Ikaw. Ayaw? Mahirap kasi yung walang parents, no? Isod ka ining walay din ka naman. Walay mama. Bata niyo pa kasi, iwan na kayo ng mama niyo. So, walang ibang mag-aalaga sa inyo kundi si ate, no? Kunay lain mo at magkuhanin niyo kundi si ate ang mag-aalaga niyo. At iman sa ate. Magtulungan kayo, ha? Tabanganin mo, ha? Tabangan. Ha? Tapos mag-skwela o tarong, no? Lahat ka na. Ha? Sabot ka Bisaya? Ha? Sabot ka. Gamera. Gamera. E paano yung ano, yung nagtuturo sa kanila? Lumad? Or Bisaya? Ang teacher ninyo din na. Bisaya? Bisaya. Bisaya, ang inyong maestra. Bisaya. Bisaya. So, binisaya siya ang mag-tuturo. Okay. So, kamusta yung ilaw nyo kagabi na gamit? Kamusta yung suga? Nagamit niyo yung suga? Ito na. Ayan, may... Ito, sakto. May medical kami dito. Paracetamol, pag nilagnat ang imo mga kapatid, painumin mo ng ito, ha? Kalintura. Ka? Grande. Pag nilagnat lang, gamot sa kalantura. Dito meron kang special ano dito. Alcohol. Ako ang half day nito. Kayanin ha, tiisin. Ha? Ugasan. Ugasan siya. Yung langgas naman, okay yun yung bayabas. Pero, dapat malinis din ha. O, lagyan mo siya nito. Kasi ito madumi yung tela. O, ito ang ilagay. Gasa. Ito ka nga ano? Ha? Inisin muna ang sugat. Gasan sa limon. Gasan ng langgas, yung bayabas. Hindi mo nagpakulong mo bayabas. Magpabukay mo. May hugas, ihunan, kaman mo na ito. Ito ha? Ito nga. Tapos, after malanggas, lagyan ng betadine. Kaman mo maghugas sa samad. Ito nga naman. Ano yung alcohol na na? Ha? Okay. Ito yung salungutan mo lang. Ano ito? Biskupan. Okay. O, ayan. Ito yung alcohol. Ha? Ganito. Ito pa ano? Pantali. Pang tape. Ha? Okay. Yan lang, bigyan kita nito. Kasi papigit ko siya. Para pagpagaling na siya, pwede mo na siyang lagyan nito. Yan, gun aid. Gamutin ha, gamutin ang bata. O, nalag natin yan pag di naan. Eh. Patang-tanggit siya, nakatol? Gamay na natin. Patang-tanggit wala. Nanay. Ah, naiwan pa. Ah, naiwan. Naibalik. Kunti na lang ang kunti na lang adjust ko po. Tira. Oh. Tapos akin na yung ano. Sakit. Oh, sakit. Sakit nun. Sakit kung isip. Sakit. May baon sa school. Day. Dibay. Dibay ka? Ayos. Dala ka yan. O, kunin mo tong 5,000. Para may pambili kayo ng bigas, ulam, kailangan nyo. Inahin nyo palagi ang bigas. Ha? Sa kasako. Sa kasako. Ha? Duha kasako agad. Bugas. Ha? Kailangan may bigas, ha? Okay. Magtitimpi lang po ako kay tita. Malu? Para sa 5,000. Thank you so much, tita Malu.
And gamitin sa tama, ah. Oh, itago niyo yung pera niyo. Tago. Tago yung porta. Suksok. Suksok na. Sige po mga kumbayan, marami pong salamat. Kakausapin naman natin susunod yung mga magulang naman, no? Para maayos natin. Sige po, God bless everyone. Bye-bye. So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? And kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay. So, ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so, pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So, ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag pinuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So, yung papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka-gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay. Ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. So papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan. Oh. Ito po yung free na kasama. Kaliwanag din siya. Oh. May body pa siya. Body, ilaw.